nakikinabang ng gusto sa malapugon na init ng panahon ngayon, ang mga magdadaing o yung mga nagpapatuyo kalimitan ng mga lamandagat. Tuyo, daing, tapa. Hindi kompleto ang ating hapagkainan. Lalo na ang ating almusal kung wala ang mga ito. Mga pagkaing binilad sa sikat ng araw, sumasarap. Hot na hot ng araw ngayon ang bentahan ng mga dinaing o tuyo dito sa Tabuan Dried Market sa Cebu, kung saan makakabili ng pinaka-dekalidad at pinakamurang mga dinaing. Kung hindi nakasabit, nag-uumapaw sa mga basket ang iba't ibang klase ng daing dito. Danggit, tabagak, pusit, at ang pinakamabenta raw ngayon, fish tapa. Malaking porsyento ng mga fish tapa ng Cebu galing sa isla ng Bantayan. Dahil mayaman ang karagatan ng Bantayan sa Subagyo, ito ang pangunahin nilang tinatapa. Ang mga subagyo, karaniwang bilugan ang katawan at ang nguso, pahaba. Kasama sa mga umaasa sa mga nahuling subagyo, ang pamilya Quezon na 5 taon nang pinagkakakita ng pagtatapa nito. Ang pangalawang anak ni Imelda na si Michelle ang nakatoka sa pagtatanggal ng ulo at buntot. Ibababad mo na siya sa matabang na tubig ng 20 minutes para lumambot yung balat at saka bubuko rin na yung laman at saka buto. Tinatanggalan din muna ito ng balat bago tanggalan ng buto. Ang ilan naman sa kanilang mga tauhan, trabahong masusing naghihiwalay ng tinik sa laman ng isda. At saka ito huhugasan at itatabi sa may yelo ng magdamag. Kinaumagahan ng asawa naman ni Imelda ang tututok sa pagtitimpla ng laman. Muli itong huhugasan at saka titimplahan ng sikretong sangkap sabay hahaluin. Pagkatapos, bibilugin na ang laman nito. Pero ang mainam sa subagyo, pati raw tinik, pwedeng gawin ding tapa. Para hindi naman nasasayang. Saka ano to, masarap to. Ang mga tinik, mabusising isinasalansan sa malapad na net. At saka ito ibibilad ng 1 hanggang 2 araw. Ang presyo, 400 pesos kada kilo ng laman. 200 pesos kada kilo naman ang tinik o fishbone tapa. Ang magtapa mayo man. Maka solbad yung mga problema. Bisa na hasol siya trabahoon pero okay naman. Magtiyaga. Bukod sa pritong fish tapa, masarap din daw itong gawing sweet and sour fish tapa. Pagkatapos maghiwa ng mga rekado, iprinito muna ni Mia ang mga fish tapa. Dapat binabaliktad-baliktad to para hindi masunog. Para sa sauce, pinaghalo-halo ang seasoning, bawang, sibuyas, asukal, suka, toyo at tomato sauce. Itinabi ng 5 minuto. Iginisa ang sili at sibuyas. Hinalo ang carrots. Idinagdag ang sauce mix at hinalo-halo para maging malapot. Dinagdagan pa ng 2 kutsarang tomato sauce para mas lumapot. Pagkaluto, ibinudbut ito sa piniritong fish tapa. Yung tapa, nasa saktong timpla po siya. Lumalabas po yung asim at saka yung tamis. Lami! Isa pa sa mga tinatapa sa isla ng Bantayan, ang pinatuyong halamang dagat na guso. Si Mang Nestor, may 300 metrong taniman ng guso. Kailangan daw maghintay ng 2 buwan bago anihin ang mga ito. Ito, 2 buwan na ito. Pwede na ito patuyo. Matapos tanggalin ang bugkos ng guso, ibinilad ito sa tila sampayan sa gitna ng dagat. Makalipas ang 2 araw. Itong puti na asin na yan eh. Tuyo na yan pag nag-asin-asin. Ito pwede na ito. Tuyo na ito. Ang mga natuyong guso, ibinibenta ng 60 pesos kada kilo. Nakakatulong din ito kasi 2 buwan siya ibibinta. Tapos malaking kikitain mo dahil mag-ante ka ng 2 buwan eh. Kaya lang matagal. Malaki din kita.
ang sariwang guso. Masarap ding ensalada. Kailangan itong linisin at banlawan sa mainit na tubig. At saka haluan ng kamatis at suka. Ang pagbibilad o pagdadaing ang isang paraan para mas mapatagal o ma-preserve ang pagkain. Kaya naman imbes na isang tabi ni Aling Nelly ang mga sariwang dilis na hindi niya maibenta sa araw na ito dito sa Masinlok sa Zambales. Inilagay niya ito sa net at ibinilad sa may baybayin kasama ng iba pang maliliit na isda. Pagkalipas ng isang araw ng pagpapatuyo, muli nila itong ibinilad para matanggal naman ang mga insektong dumapo rito. Para hindi siya mapilasa, dadaingin na namin para pwede siyang ibinta pagdaing na. Kada kilo, 250 pesos. 125 naman kada galon o 20 to 50 pesos kada pack. Ang mga dried dilis ang kadalasan nating pinapapak sa mga pika-pika. Sa highway ng Sual sa Pangasinan, tingi-tinging nabibili ang dried dilis sa pwesto ni Aling Virgie at may iba't iba itong flavor. Para sa sweet dilis, pinirito ang dilis at tsaka inilagay sa kumukulong tubig na may asukal at food color. Hinalo hanggang dumikit sa dilis ang asukal at kulay. Halo yung tamis at tsaka alat, ma'am. Para naman sa hot and spicy dilis, inihalo ang dilis sa tubig na may asukal at sili hanggang natuyo. Medyo manghang na matamis. Tama lang yung alat niya. Sa loob ng isang linggo, dalawa hanggang tatlong araw sila gumagawa ng flavored dilis. Tubo ito malaki kasi pag gumawa ka isang kilo, magiging kalahating tubo mo rin. Magpuunan ka ng 250, magiging 500. Pero ito ang pagkaing sakto ngayong tag-init. Ang champorado ice cream with dilis. Opo, ang dried dilis inihahalo na rin sa sorbetes. Sa bayan ng Mangaldan sa Pangasinan, may ibinibida ring binibilag na sarap ang pindang o tapa na gawa naman sa karne ng kalabaw. Para sa tapa queen ng Mangaldan na si Aling Selly, malaking tulong sa pamilya niya ang pagtatapa, lalo pat dito raw niya napag-aral ang kanyang anim na mga anak. Kailangan munang kunin ang malambot na parte ng karne ng kalabaw at saka alisin ang litid o mga ugat ng karne para mas maging malambot ito. Siyempre, pag hindi naalis, kahit malambot na parte, talagang may litid, matigas. Matapos tanggalan ang mga ugat, hiniwan ang manipis. Yung pindang, yung tinapa, nalagyan ng asukal, asin at saka paminta. Pagkatapos, ibinilad sa araw sa loob ng kalahating oras. Ibinibenta ni Aling Selly sa kanyang pwesto sa palengke ng Mangaldan, 120 pesos kada balot. Si Joanne, ang specialty niyang putahe, Bicol Express Tapang Kalabaw. Na-slice na po ng bite size ng tapa or pindang, ilalagay na po natin sa kawali na walang mantika, patutuyuin lang po. Sunod na naggisa ng bawang, sibuyas at hiniwang siling labuyo. Pagkagisa, ibinuhos ang gata at hinintay hanggang kumulo at lumapon. Lulutuin lang natin yung gata habang tinutuyo po natin yung pindang. Idinagdag ang nauna ng inilutong tapang kalabaw. Muling pinakuluan. Ilang sandali pa, luto na ang Bicol Express tapang kalabaw. Siyempre, iba yung tapa namin dito. Tinatapa namin yung malambot na parte at saka yung mataba na kalabaw. Kasi pagpayat, hindi malasa. Ang industriya ng pagdadaing, hindi biro. Lalo pat nakadepende ito sa panahon. Kapag tag-ulan, taghirap dahil matagal ang pagdadaing. Kaya sinasamantala nila ngayon ang matinding init para kumita ng husto. At para rin may makain tayong tuyo at iba't ibang klase ng daing kung kailan natin gusto. Ito ang
ang nagpapakulay sa bakasyon ngayon ng mga bata. Mga makukulay na goma na nagagawang kung ano-anong korte at accessories. Mga loom bands. Nagkalat ang mga ito ngayon sa Tabora. Loombands. Libre sukat, libre paggawa. Mula sa mga ito, pwedeng makabuo ng iba't ibang design. Merong princesses, superheroes, pwede ring unicorn. Pero ang pinakasimple, fishtail. May kasamang kit ang loom bands. Meron itong hulmahan para makuha ang gustong forma. Gamit ang hook o loom machine, hinahabi ang mga goma para makagawa ng accessories. Ito naman po yung kit namin talaga na rainbow loom. Ito po kasama po yung hook, may 600 pieces na band. Paano po yung gusto yung pwede magawa, makikita mo po sa YouTube. Ang magkakaibigang Trixie, Alisa, Dave at JR. Dahil sawa na raw sila sa pagbibisikleta at pag-Chinese garter tuwing bakasyon. Sinubukan naman daw nilang paggawa ng loom bands na binili nila sa Divisoria. Kasi po nakakalibang siya. Tsaka po, minsan nagiging pampatulog na po. Tsaka nagiging hobby po namin siya ngayong bakasyon po. Ngunit dahil walang budget, imbes na loom machine o hook ang ginagamit nilang panghabi, tinidor! Dalawang tinidor, pinagdikit po po. Tsaka apat na kulay po. Patunay sa kasikatan ng loom bands ngayon, pati ang child star na si Riza Mae Dizon, humaling na humaling dito. Tuwang-tuwa nga raw si Aling Maliit sa loom bands dahil sa sari-sari nitong mga kulay. Ang mga suot-suot na loom bands ni Riza, siya pala mismo ang gumawa. Ang ilan sa mga nabuong accessories ni Riza, ibinibigay niya sa kanyang The Barkads. At talaga namang wise at business-minded ang Child Wonder. Dahil ang mga nabubuo niyang loom bands, ibinibenta rin niya. Ang kita rito ni Riza, diretso raw sa kanyang foundation. Natutunan ko po yan kasi binigyan po ako ng rainbow loom. Tapos po, nanonood po ako. Tapos, gustong-gusto ko na gawa ko yung gawa. At saka po, nagtinda ang bracelet na mas rare. Tapos po, dinodinig ko po yung nung naimbento ng Chinong nakabase sa Amerika na si Chong Chun Nang, ang loom bands. Nagka-ideya siyang gawin itong negosyo habang pinapanood ang kanyang anak na gumagawa ng mga palamuti gamit ang mga goma. May pera raw talaga sa loom bands. Pinatunayan ito ng fashionistang si Jessie na nagbebenta at nagsusupply ng loom bands sa mga celebrity. Siyempre, sobrang saya. Nung nag-order si Miss Pauline Luna, tapos yung nagkaroon din ng kit si Miss KitKat. Parang nung binigay mo yung kit, na-enjoy nila. And yung feedback naman, na-appreciate nila yung colors and the quality of the bags. Well, kasi nung una, si Riza yung nagturo sa akin gumawa ng mga loom bracelets. Tapos it's very addicting, especially when you're in tapings, tapos wala kang magawa, kill time. And then, since may ako mag-Instagram, and then I saw it, and then the next day she delivered right away. Actually, nainggit po si Riza. Nagbebenta at gumagawa rin siya ng bracelet ng relo na gawa sa loom bands. Headband, ID lace, at charm bracelet. Pwede rin daw itong gawing personalized dahil maaring lagyan ng initials ng iyong pangalan. Kada linggo, umaabot sa 5 to 10,000 pesos ang kinikita ni Jessie sa racket niyang ito. Pero ang itinuturing na matibay na pangalan pagdating sa loom bands, ang sinasabing siya raw orig ang rainbow loom. Dekalidad daw ang kanilang produkto kaya hindi hamak na mas mahal sa halagang 980 pesos kumpara sa ibang loom band sa merkado na 550 lang. Ang presyo ng band refills depende sa klase ng goma. Ang colored,
glittered at two-tone color, nagkakahalaga ng 180 pesos. Samantalang ang glow-in-the-dark, 210 pesos kada 300 pieces. Ang pagkakaiba nila, yung sa amin, smooth yung, ano, yung kit namin. Pagka ginamit mo siya, talagang pagka hinugot yung goma, madali lang tanggalin. Hindi kagaya nung mga fake na may magaspang. Ang mga original daw nilang loom bands, kahit ilubog sa tubig, hindi kumukupas ang kulay. Pag natuyo, same pa rin ang kulay. Ito yung fake. Pag in-stretch mo yung fake, yan, diba? May white na siya. Sa original, pag in-stretch mo siya, yan. Pag bumalik, same pa rin. Saka nagbabalik siya sa talagang round niya. Ang ilan ding loom bands na nagkalat sa mga bangketa, mabilis din daw mapatid at nakakasugat kapag nakiskis sa balat. Ngunit branded man o hindi ang loom bands, marami pa rin ang nagbabalandra ng nagawa nilang loom bands ngayon sa social media. Props pa nga sa kanilang mga selfie. Naniniwala ka ba sa mga kwento-kwento na sa diaraw may ilang tao may kakambal na ahas? Ahas! Sa bayan ng Anda sa Bohol, usap-usapan ng isang binata na di mano merong kakambal na ahas. Dahilan para ang balat nito, nagkakaroon daw ng mga kaliskis. Sa maliliit pa siya, palagi makakita ako ng ahas pumasok sa amin. Talaga, merong maliliit, tapos merong malalaki. Hindi naman kami kakagatin. Tinabihan siya, ahas. Tapos ginaganon asawa ko, dali, dali. Dala ka ng itak. Patayin mo. Sabi sa kanya, Papa, huwag mong patayin. Sige, paglakad na ahas. Sabihan niya ang ahas ganun. Lakad ka. Bakit ka nagpakita sa mama ko? Ano, matatakot yan. Sabi pa sa iba, yung anak ko raw, sa panahon na umaabot, parang manggagamot. Ang binatang laman ng mga bulung-bulungan, ang 16 anyos na si Jerome. Nung bata ako, may kalaro ako ng iba, hindi nila makikita. Sinasabi nila, sino ba yung kausap mo? Mama, sinabi ko, mayroon akong kaibigan na hindi niyo nakita. Minsan natatakot sila. Sa tingin ko, yung balat niya, nagbabalat ahas kasi may kambal siyang parang kambal ahas, nag-change skin. Nilagyan ko ng langis yung balat niya para hindi manigas. Para bagong anyo siya ba? Parang magaling-galing naman. Ang tila kaliskis din daw ni Jerome ang pinagsususpetsahan nilang dahilan kung bakit init na init ito. Kung marami sa atin, abot-abot na ang reklamo sa gapugong init ngayon ng panahon, si Jerome halos buong buhay raw niya itong kalbaryo, ang maalinsangang klima. Dinaharangan na yung force niya, kaya pag kahit anong init, hindi talaga pinapawisan. So, it's always dry. Pag nainitan, nangihina siya. Yun yung ano niya, yung pangkano sa yung mga tawan niya, nangihina siya. Pag tuwing maaga lang ang labas niya. Ang mga mata ni Jerome halos lumuwa na at namumula. Nearsighted o sa malapitan lang nakakakita. Numipis na rin ang kanyang buhok. Habang ang mga ngipin niya sa harap, umusli. Kumapal naman at nangaliskis ang balat ng buo niyang katawan. Dahilan para hirap siyang pagpawisan. Ano nga ba ang karamdamang nagpapahirap sa binata? Dahil sa kakaiba niyang kondisyon, si Jerome madalas tampulan ng tukso. Minsan, sabi nila, anananggal. At minsan, balawak. Hindi naman ako napapansin sa kanila. Parang walang away. Sakit din.
Pero tinitiis ko lang. Natanggap ko kung anong binigay ng Diyos. Kung ano ang pamana niya sa akin. Pagkataon niya, hindi pa naman siya na ganyan. Maabutan pa siya ng 3 araw na iba na siya. Walang buhok. Hindi naman kami ganyan. Yung mga magulang ko, hindi kami ganyan. Nagtaka lang ako bakit nagkaganyan anak ko. Para akong maiiba sa ibang mga parents, bakit ako nagkaganyan. Para minsan masakit din ako. Pag wala na kami, paano na siya? Ngayon ang mahirapan ko. Masakit. Minsan, tuturuan ko siya na magsaing. Sabi niya, Ma, hindi ako marunong. Mama, masusunog yung mga kamay ko. Paano na kaya, Loom? Sabi ko. Kalimitan ding nanunuyo ang kanyang balat na sinasabayan pa ng matinding pangangati. Kaya para maginhawaan, ang ipinapahid lang daw sa kanyang remedyo, langis ng nyog. Minsan naubos, walang losyon. Mag-ano ako ng nyog ba? Yung nyog, giganon ko, tapos nilagyan na ang kanyang mga balat. Okay naman din, pero iba rin pag sobrang init, hanggaano na, para nang gabitak-bitak, pag hindi malagyan ng mga losyon ng paan niya. Pag maarawan, sumakit yung balat ko ng buong katawan. Kapag may lotion, hindi naman. Kapag walang pera si mama, tumitiis na lang ang sakit para hindi mahirapan. Para mapreskuhan, magdamagan siyang tinututukan ng electric fan. Oras-oras din kung maligo. Gusto niya na maayos bang kanyang balat? Paano raw? Huwag kang mag-alala, Loom, dalhin kita sa doktor. Hirap kami. Saan-saan ako, parang para bang manglilimos? Para makapira lang. Kapag kita ko ang sarili ko sa salamin, hindi ako umiiyak para hindi maawa ko sa mama ko. Kahit anong mangyari, hindi iiwan. Kahit lumakad, sama din ako. At I love you po. Panganay sa 3 magkakapatid si Jerome. Ang pangalawa niyang kapatid na may kapareho niyang kondisyon, namatay mahigit 1 buwan pagkasilang. Minsan, nahiya ako sa ibang tao. Pagdadalhin ko pag magsimba, yung iba naman, parang mangdidere ba, hindi ba lumapit sa kanya. Tapos, masakit naman ang kalooban ko. Sabi nila, hindi ba daw makaghawa sa ibang tao? Ko, hindi naman. Ang nakakalungkot pa rito, si Jerome tumigil na rin sa pag-aaral. Nahinayang kasi marunong naman. Matalino yung bata yan. Marunong magbasa, magsulat. Kahit wala siyang pinag-aralan, magandang firmanship niya. Nainggit ako sa iba. Yun pinakamasakit sa akin. Na sinasabi nila minsan, bobo rin ako. Pero hindi ko man tinatanggap. Hindi ko tinanggapin yung sinasabi nila. Para malaman ang tunay na kalagayan ni Jerome, dito lang Biyernes, iniluwas namin siya patagbilaran sa Bohol. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang dermatologist ang titingin sa kanya. Ayon kay Doktora Joyce Castillo, si Jerome may lamellar ichthyosis, kondisyon kung saan dahil sa kawalan ng moisture, kumakapal at nanunuyo ang balat. Paglilinaw ng doktor, wala itong kinalaman sa paniniwala. Isa siyang kondisyon sa balat na namamana, hindi siya nakakahawa. Ang kondisyon na ito, hindi siya nagagamot, pero nakokontrol yung symptomas.
Naglalagay tayo ng emollients or moisturizer sa balat para hindi siya masyadong naniligas. At yung ibang pinapahi dito pwedeng retinoid para hindi masyadong nangangapal yung balat. Tinatayang isa sa bawat 600,000 na tao nagkakaroon ng ganitong kondisyon. Maganda talaga kung pumunta siya early, like nung batang-bata pa lang siya, para nalalagyan na natin ng emollients at hindi na nanigas yung balat niya talaga at hindi na nagko-contract yung joints. Mababawasan yung pangangapal at pangangaliskis. Kung religious yung pag-apply ng emollients, saka yung irereseta ko sa kanya ng mga pamahid. Masayang-masaya naman. Ano naman ito? Ang laki. Para kahit papaano, guminhawa ang pakiramdam ni Jerome, binigyan namin siya ng air cooler at lotion. Ang mabait naman sa kaninyo. Hindi ako makasabi, sobrang saya. Ano, hindi kami makalimot kahit wala na kami. Nandito pa rin kayo sa amin. Iyon ang pinakamasaya ko sa buhay ko ngayon. Thank you po. Higit na kailangan ng mga katulad ni Jerome na may kakaibang kondisyon, pangunawa at pagmamalasakit, hindi ang kung ano-anong haka-haka. Kailan lang, 26 na babae sa Italy ang sumulat kay Pope Francis sa Vatican at humiling na mapawalang bisa na ng Simbahang Katolika ang vow of celibacy ng mga pare o yung batas na nagbabawal sa mga itong makipagtalik at makapag-asawa. Ang mga babaeng sumulat sa Santo Papa, may mga karelasyon daw na pare. Ang Latin Church, strictly speaking, pwedeng payagan ng mga pare na mag-asawa, bakit hindi? Pero ang laking gulo eh. Hindi naman sinabi ni Kristo, lahat ng pare dapat tulang asawa. Hindi naman sinabi. Kaya lang, ang simbahan, nakita na si Kristo ay celibate, nag-iisa. Kaya yung mga pare niya, ganun din ang pamumuhay. Pero ang katotohanan niyan, may mga paring nagkakarelasyon sa kabila ng kanilang sinumpaang bukasyon, maging dito sa Pilipinas. Sa Iloilo City, nakilala namin si Father Hector. Taong 1988 daw nung siya'y naging pare. Parte raw ng kanyang tungkulin ang pagbibigay komunyon sa mga matatanda at may sakit. Every first Friday, we give communion to the old and the sick. So nakita ko siya nag-prepare ng lola niya na mag-receive ng communion. Medyo na-crush ako, so nakakilala kami. Sa loob ng isang taon, we feel na okay ang relationship namin. Sa akin daw, parang siya na talaga yung babae para sa akin. Nagkamabutihan sila. At nagdesisyong magpakasal nang hindi nagbibitiw sa kanyang tungkulin bilang pare. I have talked with my bishop and he told me, you apply for dispensation.
because I'm going to process this right away to the Pope so that your celibacy issue will be immediately resolved. Sabi ko, hindi. I want to become priest. I want to remain a priest when I get married. Sa kauna-unahang pagkakataon, noong 1998, hayagang may ikinasal na Katolikong pare sa Pilipinas. We were married inside the church by a priest himself, but my marriage is invalid since I have this vow of celibacy na first of all, kung ang pare magpakasal sa isang babae, he has to reduce himself into a layman. Sa kaso ko, hindi ako nag-apply. Kasi gina-appeal namin sa Jerome na sana i-allow na yung mga pare na mag-asawa. Yung hindi ako pinabibigyan ng communion, pinapalabas ako sa misa, labag sa batas yung ginawa ako. Sabi nila, sabi ko nga kay Father noon, ano ba naging kasalanan ko? Nagpakasal ako, naging transparent ako, umibig lang ako. Bakit hindi niyo ako pagbibigyan ng communion? Ano ba yung naging kasalanan ko sa inyo sa simbahan? Yun lang yung siguro ang naging kasalanan ko, ba't nagmahal ako sa isang pare. Pero hindi naman sinasaad sa law of God na hindi pwede. 16 na taon na siyang kasal sa kanyang misis at ngayon, 3 na ang kanilang anak. Yung 3 anak ko, they are very proud na yung father nila is a priest. Ngayon, pinagbubuntis ko itong pang-apat ko na baby. Sabi nga ng Biblia, no? The only thing we participate on the creative power of God is through procreation. You share on the creative power of God. And I think that's a big insult now when you yourself is trying to stop creation. Napakalaki pong pagkakamali yan. Napakalaking kasalanan. Napakalaking iskandalo. Kung naniniwala pa silang may Diyos, naniniwala pa silang may langit, may impyerno, aba, gumising ka. At kung sakali naman talagang ayaw, yung obispo nila mismo ang pwedeng umaksyon para siya maihiwalay sa kaparian. At hindi lang pala nag-iisa si Father Hector sa Iloilo na ganito rin ang sitwasyon. Ang mga kapwa niya pare na sina Father Jess at Father Elmer, may mga karelasyon ding babae. Pumayag silang humarap sa kamera. Ang Ginoo yara sa inyo. Para sa pagsusulong ng ipinaglalaban daw nilang optional celibacy. Probably siguro yung mga tao hindi nila alam kung anong canon law, which is the law of the church. Nung tayo ay naging Roman Catholic Church, the history of the church, parang na-hide sa atin yung mga sensitive part. All in all, ang binigay lang sa atin what started on the 12th century. But actually, before the 12th century, yung mga pare natin started from the apostles. They were married, except John. Si Father Jess naman, hindi kasal, pero may 2 ng anak, 14 at 12 anyos, mula sa kanyang kinakasama. When a priest got married, according to the church, he is automatically suspended from his ministry. Pero yung nangyari, hindi lahat ng mga pare na nag-asawa ay pinalabasan ng official declaration ng simbahan. If there is no official declaration, according to Canon 1335, kung mayroong faithful mga parokyano na mag-request sa kanila na magmimisa sila, that kind of thing, no, is very canonical. Our mandate is based on that canon. Be with the other woman when they are still a priest. So they commit a sin, so I do not agree with that. Sa akin, hindi ko yan pabursa. Katolikong pare na may karelasyon, maaari raw humingi ng dispensation o kapatawaran mula sa Vatican o pwedeng madismiss at sapilitang matanggal sa serbisyo. Pag inalis yung lisensya ng doktor, doktor pa rin yun. Kaya lang, hindi na pwedeng maglingkod bilang doktor. So ang pare din ganun. Alisin mo yung celibacy, pare pa rin yun. Pero hindi siya pwedeng maglingkod bilang pare. Kahit pa na matanggal sila sa pagkapare, patuloy pa rin daw maglilingkod ang mga katulad ni na Father Hector sa Diyos, sa simbahan,
at sa kanilang pamilya. We have two communities already in Lambunao and here in the city. Nagre-request sila sa amin na magmimisa. So we go celebrate the sacraments with them, especially the Eucharist. Imposible na wala silang tatanggapin sulat mula sa opisina ng obispo nila. May mga sulat, ang tawag dyan ay suspension, indefinite suspension. Ibig sabihin, pag suspendido ka, hindi ka na makakakilos bilang pare. At ang nakalagay doon, indefinite, no? Hanggang katapusan ng mundo kung gusto. Tatlong vow namin, vow of celibacy, poverty, and obedience. Pero karamihan ng mga pare, pag nakasala sa vow of poverty, parang wala lang. Pero pag vow of celibacy, terrible yung mga reactions. Hindi kasalanan magmahal. Ang hindi maganda, yung pagmamahal na yun, itutuloy mo na higit pa roon. Oras na ikaw ay lumakpas doon, hindi pwede. You're either in or you're out. Hirang na Santo Papa si Pope Francis, may ilang mga pagbabago siyang sinimulan. Pero ang mga isyung kinaharap ng simbahan, noon hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung paano matatapos o mareresolba. At may mga nagsasabing sa mga ito masusukat ang kanyang pamumuno. Kung may mga pagbabagong maaasahan, ang mga paring katulad ni na Father Hector, Father Jess at Father Elmer, na hanggang ngayon, hindi rin malinaw ang estado sa simbahan. Dahil sa ipinakita niyang husay sa katatapos lang na PBA Commissioner's Cup Finals, wala nang nagulat nung siyang itinanghal na MVP o Most Valuable Player, si James Yap. Pero ito ang ikinagulantang ng marami nung kumalat online ang litrato ng isang lalaki na tila ba papasang kakambal ni James Yap. Kuhang-kuha niya ang mga mata, ilong, hugis ng mukha. Sino kaya ang James Yap II na ito? Kinontak namin ang Facebook page na nag-post ng viral photo. Pero maging mga admin nito, hindi na matunton kung saan nila nakuha ang litrato. Ngunit karamihan ng comments, isang lalaki ang itinuturo. Siya nga ba ang lalaking nasa viral photo? Nagngangalang Jester Lim na nakatira sa Dasmariñas, Cavite. Ayon kay Jester, matagal na raw niyang nakikita ang litratong ito. Marami man ang kumukontra. Marami rin naman daw ang nagsasabing kamukha nga niya ang basketbolista. Mula nga raw nung nag-viral ang litrato, inulan daw ang kanyang account ng daan-daang friend requests at messages. Hindi naman minsan ho, sa isang buwan, isa, dalawa. Minsan ako pa nga nagsa-accept, minabablock pa nga ako. Ayun din doon talaga nagulat na ako, sabi ko pa, hindi na to ano, parang kalokohan na ako to. Maging ang kanyang mga kabarkada at kapitbahay, tinatawag siyang James Yap. Pero kahit pa maraming nagsasabing kahawig daw niya ang kumakalat na viral picture, paglilinaw ni Jester, hindi siya ang nasa litrato. Hindi talaga, wala akong maalala talaga. Hindi ako yun. Wala akong maalala na may ganung klase yung litrato. Kung nasaan ka man, nasa picture na yan, magpakita ka na. Napagkakamalan tuloy ako ikaw. Dahil sa pagde-deny niyang ito, magpahanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino nga ba ang twin o ka-separated at birth ni James Yap. At hindi lang si James Yap, pati raw ang anak niyang si Bimby, may kahawig na Green Archer, si Thomas Torres. Hindi lang mga artista ang may ka-lookalike, pati sports celebrities. Ang sentro na si Mick Penisi, malaki raw ang pagkakahawig sa veteranong aktor na si Michael De Mesa. Si Ronald Tubid, mapapagkamalan daw
si the Filipino Flash Nonito Donaire. Si Billy Mamaril naman ng Barangay Hinebra. Kamukha raw ng internet action star na si Ramon Bautista. Pero heto ang talagang malupit, si Enrico Villanueva ng Air 21. Kapag pinahawak mo ng mikropono, aakalain daw na si Q-Shea vocalist Jay Justiniani. At ngayon, pati ang kauna-unahang ice figure skater ng Pilipinas na si Michael Christian Martinez. Meron na rin daw ka-Facemuk? Kung pagbabasehan daw ang kanyang mga chinitong mata at ang kanyang killer smile, malilito ka kung siya nga ba talaga ang tanyag na figure skater. Presenting ang 16 anyos na si Jerome Ursua. Nagsimula raw maging viral ang picture niya sa internet nung i-post ng kanyang kaibigang si Aris ang larawan niya nung second year high school pa lang siya. Kadikit ang picture ni Michael Martinez. Una po, natawa lang po ako kasi pakamari ko sa sarili ko, hindi ko naman po talaga kamukha eh. Tapos yun po, medyo naniniwala na po ako. Dahil Michael Martinez nga ang kanyang arrive o dating, marami raw ang nagpapa-picture sa kanya. Michael, the picture? Oh, sure. Pero aminado si Jerome, natakot siya nung kumalat ang kanyang larawan. Medyo naiya po ako. Natatakot po ako kasi baka asa ano nila ako, hindi ko daw po kamukha, yung mga ganun. Laging proud rin po ako kasi may kamukha po akong sikat. Katulad ni Michael, sporty rin daw si Jerome. Pero ang hilig naman niya, mixed martial arts. Ang aktor na si Derek Ramsay, maliban sa pag-arte, aktibong-aktibo rin sa iba't ibang sports. Ito ngayon ang target ng 26 anyos na si Edmer. Hindi man daw niya ma-achieve ang pamatay na abs ni Derek sa kanya naman daw tantalizing eyes, hugis ng mukha, at sexy facial hair, Derek Ramsay na Derek Ramsay raw ang kanyang appeal. Parang yung mga tao na papansin na kamukha ko raw si Derek, and then nagiging advantage yun para ma-recall ako sa pagtatalent ko. Simula noon, nagpakalbo ko, pinatubo ko na yung bigote ko, and then ino-observe ko na rin kung paano siyang magdala ng damit. Yun, parang pinalo ko na rin yung kung ano yung mga ginagawa niya. Mga dati raw niyang katrabaho ang unang nakapansin na ka-look-alike niya ang hunk actor. Mula noon, marami na raw ang nag-alok sa kanya ng mga racket. Dumami yung trabaho kasi hinahanap nila yung looks na parang Derek. So ako yung naiisip nila lagi na isa lang sa ganong role minsan. So nagkakaroon ng mga offers na ganon. Parang naging advantage ko na rin yung kamukha ko si Derek. Ngayon, habang hindi pa siya ulit nakakasakay ng barko, sumasideline muna sa ramp modeling si Edmer, kung saan lagi raw may tumatawag sa kanyang Derek. Nanood kami ng sine before, and then yung mga tao sa likod namin na nanonood din ng movie, nagbubulungan sila, di ba si Derek yan? Di ba si Derek yan? Parang nilaro ko na lang din. Nag-a-assume din ako na si Derek para isipin lang din nila. There's only one donut for me. At salamat daw sa ka-look-alike niya. Nakakaraket siya ngayon sa ilang TV shows. I love you, Piolo! Hindi naman talaga malayong marami ang may makakahawig na celebrity. Wala naman sigurong masama rito, lalo na kung magsisilbing magandang ehemplo o inspirasyon ang mga celebrity para mapabuti ang buhay ng kanilang mga kamukha. There's only one donut for me.